Hi, it's me again. So magluluto tayo ngayon ng tinulang manok since malamig ang panahon, umuulan sa Butuan City. Ayan, so meron tayo, nagprepare lang po tayo dito ng nung simple lang na tinulang manok na pangbahay lang talaga. So meron tayong goal dito is yung makatipid man lang tayo ng mga nanay na nasa bahay. Ayun, na mapagkasya natin yung mga budget natin. So, ang pin-repair lang natin dito is yung bawang, ilang peraso lang ng bawang, isang maliit na sibuyas. Alam mo naman na mahal na mahal, napakamahal ng sibuyas, mahal na mahal, tama. Ayan, so ngayon po, meron ang hinalo lang po natin sa manok natin dito is malunggay na 10 pesos po yung bili natin. At isang papaya po, nakuha ko lang po doon sa garden ng aking kapatid. Ayan, yung manok natin ay nabili natin na siya ng 72 pesos. Ayun ay part po siya ng pakpak kasi mahilig kami sa mga buto-buto. Yung may mabuto, yung may mahimay-himay ka, di ba masarap yun. Ayan, so anim na pirasong pakpak. So marami na rin yun, sa apat kami nakakain. Ayun, lima pala kami nakakain, ayan. So, ngayon, ayan. So, hinugasan lang natin yung mga ricado natin. At para ready na rin po tayong magisa. Ayan. So, igigisa na po natin yung ating chicken. Madali lang. Naglagay lang tayo ng mantika. At nilagay lang natin yung sibuyas at ating bawang. Pinagsabay na natin. Ayan. So, nagluluto tayo madalas dito sa ating dirty kitchen kasi nga para makatipid din tayo. Sayang naman yung mga kahoy na alam mo yung hindi na po siya hindi na siya nabubulok na. Ayun, so pwede naman nating gawing panggatong kaysa yung malanta lang siya diyan. Ayun, so minsan talagang ganto ang ginagawa namin kasi mas makatipid tayo sa gas. Alam mo naman, ang mahal na ngayon, diba? So, ang purpose naman natin ng ating cooking na to, yung ating mga videos, is yung mga tipid na makatipid tayo mga nanay sa panahon ngayon. Grabe, kailangan nating magtipid para may maisave naman tayo kahit onte. Ayun, so, lagi po akong nagsasabaw, lalo na pong magsabaw, ay pinapainit ko muna yung tubig. Para hindi po tayo magtatagal sa pagpapakulo, 'di ba? Sa kasi ginisa na nga natin, mainit na yung manok, tapos pag ang sabaw po natin is malamig, so ang tagal din po niyang kumulo. So ayan na, so antayin na lang din po natin na lumambot ng onti yung ating chicken. Para din po isusunod na din po natin diyan yung ating papaya. Ayan, so papaya at ang halo nito, malunggay. Ayan, so masustansya, lalong-lalo na po sa mga bata ngayon na hindi po lagi nating kakainin ng mga dilata. Alam ko naman na mabilis talagang lutuin yon, pero kailangan din natin ng mga gantong madalas kami nagukulay ngayon, syempre. Kailangan ng mga anak natin ng gantong mga luto, lutong bahay lang. Simplihan lang natin, dalawang halong gulay, tapos yung mga karne na gusto natin, at least kahit papano, luto talaga natin. Yung hindi siya fresh talaga from the market na nabibili din po natin. Yung kasi yung dilata, matagal na din po siya naka-stock dyan sa mga lata na yan. Hindi natin alam kung ilang taon na siya nandyan sa lata, tama? Ayan. So, yun, nilalagay na po natin ngayon yung malunggay dahil lumambot na din po yung ating karne at lumambot na rin po yung ating papaya. Huwag nating hayaan sobrang lambot ng papaya kasi hindi na rin po siya masarap pag sobrang lambot. Ayan, so timplahan nyo na rin ng gusto ninyong timpla, yung sakto sa panlasa po ninyo. Ayan, so antayin lang po natin kasi ang gusto ko dito naman sa malunggay is pakuluan din talaga siya. So, hindi ko po inantay na lumabot ng husto yung papaya natin dahil gusto ko naman yung malunggay, yung napipiga din po siya sa kulo. Yung katas ng malunggay talagang masarap dito para sa natin kasi masustansya din po yung malunggay natin. Ayan. So, pakuluan lang natin yung ating malunggay ngayon para kasi maaamoy mo naman at malalasahan mo pag lumabas na yung katas niya. Okay? Ya.
Ayan, so dito, ready na. Luto na yung ating tinulang manok. Ayan, ihain na po natin ng makakain na kasi sa ngayon medyo malakas ang ulan. Malamig, so masarap na humigop ng mainit na sabaw. Ayan, so tara na, kain na. Ikaw ba'y kumain na? Anong ulam mo ngayon? Ayan, sana nakapaghanda ka rin ng maaga ng pagkain ng pamilya or mga babies natin at asawa natin. Ayan na, ready na po yung ating tinulang manok. Kain na!